Hey guys, what's up? Magandang gabi. It's me again, JRTB, and welcome to my blog. So today guys, pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa magkano nga ba yung cost of living dito sa Abu Dhabi. So kung gusto nyong malaman yan guys, sa mga aspiring na kabayan natin dyan na nagpaplanong pumunta rito sa Abu Dhabi, panoorin nyo yung video guys at tapusin nyo siya. Alright? So yun guys, share ko lang sa inyo. 4 years na ako dito nagtatrabaho. I'm working as a storekeeper sa isang company ng garments. And guys, i-share ko lang din kung magkano din yung palitan. Ito siya. Ito. Yan. Yan yung palitan sa ngayon. So, para may idea kayo kung magkano. So, start na tayo. So, yun guys. Ang pinakauna sa lahat is yung transportation. Sa transportation, meron tayo dito bus. Meron tayong taxi. At meron din tayong car lift. So, first tackle natin is bus. Sa bus guys, ang pamasahe lang sa kanya is 2 dirhams per ride. So, marami din siyang road. Meron sa mga mall, meron din sa park. Mas kailangan nyo din ng card. Ito, ito yung itsura niya. Yan. Ganyan yung itsura niya guys. Papaloadan nyo siya. Pwede nyo siyang paloadan ng isang buwan. So, I think it's around 80 dirhams. Mga ganun guys. Isang buwan yun ang gagamitin yun. Tapos, pwede rin siyang tingi. Kanyari, dos lang. Kasi dos lang naman yung papunta. And pwede nyong loadan ng 2 or 4. Parang ganun. Really, nigga? Sunod naman yung taxi. Yan, yung taxi medyo yayamanin yan. May minimum siya. Kumbaga, 12 dirhams yung minimum. So yun, ganun. Car lift naman. Medyo kontratahan yan. Kukontratahin mo siya. Pwede mo siyang tawaran. Pwede mo siyang baratin, kumbaga. So, 15 dirhams yung papunta doon. Pwede mong tawaran ng ano yun, 10 dirhams yan. Ganyan, depende na sa usapan nyo. So, depende na sa usapan nyo. Usually, ibang lahi yung mga nagda-drive doon. So, alam mo naman yung mga Pilipino, medyo konting ano lang, bola-bola. Yan, bibigay ang mga ibang lahi na yan. So, ganun lang. Tip ko sa inyo, ganun lang. Ganun kasi ginagawa ko dito. So, yun guys. Ang second sa aking list is groceries or yung food. So, yun. Sa mga Pilipino, yung pinaka-importante sa atin dito is bigas. Yan. So, bigas dito is 15 to 30. Kalimitan talaga dito. Nagsisale sila sa jasmine rice. Yan. Kahit hindi na masarap yung ulam mo, masarap lang yung kanin mo, di ba? Yun yun eh. Tapos, nung ano din, may mga baboy din dito. Mga baboy dito, depende sa kanan. Nag-range naman siya ng 20 to 25, mga ganun yung pork belly. Actually frozen siya, so mga siguro 1 kg yun, ganun. Tapos may mga hot dogs din. Hot dogs 20 to 30, something like that, mga ganun. Mga pork goods yun. Tapos yung chicken nila dito, murang mura lang. Yung frozen na chicken dito is mabibili mo siya ng may tender arms, may 12 dirhams, ganun. Depende sa size niya. Usually naman kasi 1 kg, ganyan. Ngayon, 16 dirhams yung isang tray ng itlog na 30 pieces. 16 dirhams siya. Pero minsan, nagsisale yun. Palo lang siya ng mga 10 dirhams. So, tipid pa rin, diba? So, tapos yung sardinas. Yung mga ligo, nasa 250. So yun guys, halos lahat na rin naman kasi ng klase ng yung Filipino food, nandito na rin halos, para ka na rin nasa Pilipinas.
Yun, so syempre, minsan tinatamad naman kayong magluto sa bahay. So, kakain tayo niyan sa restaurant. So, yan, ang mga fast food chains dito, yan, nag-arrange yan na 10 to 20 dirhams, yan. Mga burger, mga chicken, spaghetti, yan. Yung mga buffet, yung uso dito yan sa mga Filipino restaurant. So, yan, medyo nagkakahalaga yan, 20 to 40 dirhams. Pero sulit yun, guys. Talaga namang kwantosawa. Nga lang, mautak sila. Walang drinks. So, mag-aad ka ngayon. Siyempre, hindi ka naman pwedeng bumili sa labas. Hindi ka pwedeng magdala eh. So, yun ang strategy ng mga restaurant dito. Yeah. Paano masabi? Gusto mo naman ng medyo fine dining. Fine dining restaurant. Medyo yamanin ka niyan. Babudgetan mo ngayon yan ng 100 to 250. Mga gano'n. Yun yung mga sikat na restaurant kagaya ng PF Chunks, Fridays, tsaka Cheesecake Factory. Yun, sarap dyan. Pero hindi po pa natatry dyan. Ang susunod ko naman is ang accommodation or flat. Yan ang pinaka masakit sa bulsa, guys. Yan yung halos kalahati ng sahod mo is napupunta lang dyan. Kung ikaw ay mag-isa lang, pwede kang mag-bed space. Yan. Usually yung bed space, parang ganito. Meron ganyan sa Pilipinas, maraming ganyan. Usually sa U-Belt, yan. Dyan, nag-arrange yan. Depende sa kung nasa baba ka. Medyo mahal. 500 to 650. Tapos, kapag sa taas ka naman, medyo mababa. And 5 to 550 siguro. Medyo mababa dyan kasi alam mo kung bakit. medyo mahirap bumaba pag naiihi ka na. Yun. Really, nigga? Hindi, joke lang. Dati na-experience ko yan. Yung sa taas ako. Putik ang ginawa ko. Kapag ako'y naiihi, doon ako umiihi sa arenola ko, guys. So, pagka gising ko, tapong ko yun. Yun lang, ingatan nyo lang, baka mabuhos doon sa ilalim. Yari kayo. Yan, sunod naman is yung partition. Yan, yung partition, guys, parang ganito yan. Yan, ganyan. So, yan, parang siyang isang buong kwarto. Dinivide siya. So, kung tatlo kayo sa kwarto, divided by 3 yan, yung equally. So, parang ano lang yan, kurtina lang ang pagitan, guys. May space naman siya. Komportable naman. Yun lang. Ang problema lang, kalimitan dyan is yung, syempre, kapag medyo maingay, yun, narinig mo siya. Nag-range naman yan, yung 900 to 1,000. Yan. Tapos, sunod is sa buong kwarto. Yung i-libre na, may ano na may kasama na siyang attached bathroom. Yan, kalimitan yan, mabilis mapuno. Ganyan, mabilis marami kumuha yan eh. Kasi yan yung pinakamaganda. Siyempre, hindi na sila makikigamit ng CR. Yung centralized na CR. Kumbaga, may sarili na sila. Yan, nag-arrange yan siguro ng halagang mga 2,000 to 2,500, mga ganun. Tapos, yun, maid's room. Maid's room, kwarto din siya, guys, pero medyo maliit lang. Pero may sarili din banyo. Sa pagkakaalam ko, nasa ano siya. 1,500 to 1,800. Yan, mga ganyan. Depende naman yun, guys, sa ano. Natatawaran naman yan. Depende yan sa pag-uusap nyo nung mayari. So, yun, guys, yung pang-apat ko sa list is yung medical. Kumbaga, yung insurance mo. So guys, yung kapag nakapagtrabaho ka naman dito, usually talaga meron kang insurance card. Kung babayaran mo lang doon, tuwing magpapacheck up ka, is nag-arrange siya ng 25 to 50. Depende yun sa class nung card mo. So as sa akin, ang binabayaran namin is 50. 50 dirhams every checkup ko, guys. Kumbaga, kapag kasi hindi kaya, wala kang insurance, mahal. Kumbaga, ang isang check-up yata is papalo siya ng 300 dirhams. So,
Hindi siya advisable, guys. Bawal magkasakit. Yung insurance card is parang ganito siya. Yun yung itsura niya. Lahat ng company, nag-i-issue talaga niyan. Tsaka yan yung by law. May naramdaman ka agad sa kahit sa hospital. Actually, yung mga card na ganyan, meron niyang mga accredited na hospital or mga clinic na pwede mong puntahan. Tapos yun, yun, magbabayad ka lang sa kanila. Tapos yun, bibigyan ka nila ng reseta or check-up sa doktor, ganun. Ang yung apat lang na nasa list ko, guys. Yun ah, disclaimers lang. Yan, yung mga nasabi ko is, yun lang yung mga na-experience ko dito. Kumbaga, i-comment nyo na lang sa comment box kung sakali yung mga mali sa sinabi ko or para mas ma-inform pa natin yung mga aspiring na gustong mag-tourist visa dito. So guys, nga pala, last January 2018, nag-implement na sila dito sa Abu Dhabi ng 5% VAT sa lahat ng kanilang mga services. So guys, yung mga nasabi ko is some of them are included na, some of them are not included. So ayun guys, ano? Mga idol, sana kung may natutunan kayo sa video ko or may natutunan nga ba? Ito, sandali. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Itatractice niyo ako para masigurado niyo? Oo, wala. Or, yun, kung naging informative man ako sa mga aspiring na gustong mag-tourist visa dito sa Abu Dhabi, yun, guys, support niyo lang ako. I-click niyo lang yung subscribe button. At, yan, para medyo masaya. So, yun lang guys, ano. Kita-kits na lang ulit sa susunod kong vlog. And, God bless to all of you guys. Good vibes and peace, yo. See you. Bye-bye.